morning po. Magandang umaga po sa ating lahat. Nandito po ako ngayon sa kulungan ng aking baboy. At katatapos ko lamang po magpakain. At meron lamang po akong isi-share sa inyo mga kaibigan. Kaya salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos Ama. Tungkol po sa galis na kinagatan ng lamok at langaw, i-share ko lang po sa inyo kung paano ko po ginamot. Ito po mga kaibigan ang aking inahin. Naging problema ko po sa kanya noon ang maraming galis, maraming sugat gawa ng gagat ng lamok at langaw. Kaya lamang po, hindi ko po nakuhaan. Yan yung katawan po niya noon, talagang dumudugo yung tenga. At nakita ko po sa Facebook ang mga problema ng iba. Gagat ng lamok. Marami na po akong trinay na gamot, gaya ng use oil, alkampor na hinalo ko sa langis, sa mantika, sinasabon ko pa siya, pinapaliguan, nililinis, pero wala pa rin. Pag dinapuan ng langaw yung kanyang sugat, ay nagdudugo pati dyan sa tenga po. Pero meron pong nagsuggest sa akin o nakipagturo tungkol sa kung ano ang gamot at itry ko daw. Eh yan mga kaibigan, nakita nyo malinis na malinis siya. Wala na yung mga galis. Yan nga po, mayroon pang mark. Yan. Tinga, yan noon talagang dumudugo yan. Ngayon walang wala. Pakita ko sa inyo yung isa kong mag-iinahin. Marami din siyang kagat ng lamok. O yan ang isa. O. Dumalaga ko po. Ayan, mayroon pa nga pong mga kagat. Ayan. Pero mas matindi po yan noon nang hindi ko pa natutuklasan ang gamot. Kasi dito po, grabe po ang lamok dito. Kasi yan, sapa po yan. O. Ayan. Kaya pinuputaktik talaga siya ng lamok. Ayan, mayroon pa nga mga mark po. Papakita ko po sa inyo kung ano ang aking ginamot para mayroon din po kayong idea, mga kaibigan, mga magbababoy, mga nag-aalaga dyan ng baboy. Ito po, pang-spray ng lamok. Ayan o. Yan. Ni-sprayan ko po yung katawan niya para hindi po dapuan. Ayan po. Tapos lang pong kumain yan. Maaga pa nag-aalboroto. Kaya yan, busog na po yan. 75 days na siyang buntis. First week ng September ay manganganak po siya. Pag merong swerte. Eh mga kaibigan, yan lang po ang ginamot ko sa kanila. Yan. Pag marami pong langaw, maraming lamok dyan, isprehan ko lamang po. Isprehan ko lang ganyan. So, pag dinapuan yung kanyang sugat, isprehan ko sa sugat. Hindi nadadapo ang langaw. Yan mga kaibigan, ang isi-share ko lamang po sa inyo, sa mga nagbababoy na ganun ang problema. Marami po akong nakita sa Facebook na ganun ang problema. Kaya ngayon po sinishare ko sa inyo. Basta yan po, naging effective po yan mga kaibigan, pang spray sa lamok at langaw. Ayan, tahimik siya.
Kasi may stress po siya pag may sugat, tapos nilalangaw yung sugat niya, kinagagat ng langaw. Walang tigil po yung kanyang paa na tinataboy po niya. Ibig sabihin ay may stress, ay buntis pa naman. Kaya yan po mga kaibigan, ang maisishare ko lamang po sa inyo kung kayo'y maniwala, pero yan po ay totoo. Ay, talagang nagawa ko. Meron lamang pong nakapagturo sa akin, pero effective po. Wala po yung mga used oil. Hindi po naging effective dito ang used oil. Nagamit din po ako, pero hindi po. Pero ito ang talagang mabisa. Nawala lahat ang sugat yan. Daming sugat yan noon. Ayun lang po mga kaibigan. Maraming salamat sa Panginoon. Maraming salamat sa Ama, Jesus Christ. Thank you, Lord. Maraming salamat po.